Umani ng samot saring reaksyon sa social media ang house-to-house gimmick ng mga Lenny supporters, kabilang na ang anak ni Vice President Lenny Robredo na si Tricia Robredo, upang makahikayat ng boto mula sa publiko. Mainit itong naging usapan sa social media dahil sa kabila ng pahayag niya na wala ng space for more hatred, ay nakuhanan siya ng larawan na tila namigay ng mga pamphlets na may kasamang paninira at pagtawag pa ng Lying King sa presidential frontrunner na si dating Senador Bongbong Marcos. Komento ng mga netizens, hindi nga ba kayang pangatawanan ni Tricia Robredo ang kanyang sinasabi? Dahil bagamat nananawagan na tigilan ng mga Lenny supporters ang negative campaigning, ay makikita naman ang mensahe ng pambabatikos sa mga leaflets na ipinamamahagi laban sa karibal ni Robredo na si Bongbong Marcos. Ayon sa mga netizens, hindi daw dapat maniwala sa gimmick na ito ni Tricia Robredo upang makuha ang boto ng publiko. Kung matatandaan, noong November 2020, makalipas lamang ang bagyong Ulysses, kinutya nito si Pangulong Duterte at tinanong kung natutulog pa raw ba ang Pangulo. Okay, pagdating sa inyo nung sana po maunawaan po ninyo, kami po ay inilalapit po namin sa inyo. Sana bigyan niyo po ng pagkakataon si VP Lenny Robredo, isa tao pong matapat para po angat buhay lahat. Si Kiko Pangilinan po, suportahan po natin. Huwag po ninyong susuportahan ang sinungaling, magnanakaw at may pagkakautang sa buwis. Walang ya po yung tao na paano kaya pagka sinabi baka kunin mo yung dos por dos at ihataw mo eh, no? Ano, baka ganun lang mangyari eh, pagka kung ganun din lang magiging usapan, ano? Anyway, ang maganda naman eh, na pag-isip-isip naman nila, mga kaibigan, na kailangan talagang lumapit sa tao. Ano? Dapat talaga lumapit sa tao. Halimbawa, yung maayos na pakikipag-usap, manliligaw kay. Eh, baka po may pagkakataon, basahin niyo po itong plataforma di gobyerno po nitong si VP Lenny at saka po si Kiko, bigyan niyo po ng pagkakataon, di ba? Ganun. Pero baka ang gagawin niya, wag niyo po iboboto yan. May utang po 203 billion wish yan, tinatakbuhan. Napakawawalang iha po niyang BBM na baka kung kausap mo, kung maka-BBM ka talaga, masapak mo yan, no? Mga ganun eh. Pero wag niyo pong gagawin yun, mga kaibigan. Pag dumating sa inyong harap ng bahay niyo, kumatok sa inyo, na tao naman lumalapit po sa inyo, istimahin po natin. Unawain po ninyo, bigyan niyo po ng, yung sabi ko nga, alokin niyo man lang. Kung meron kayong mapapamiryandang kahit na ano man lang, kape o tubig, o papasukin niyo kung kakasya sa bahay niyo. Okay po yun. Lalo na nga kung may artistang pupunta si Agot Isidro sa bahay niyo. Wah! Uy, si Agot Isidro, naging bisita namin sa bahay namin, di ba? Ay, nakabuhay. At least na-realize nila na kailangan po talagang makipag-usap sa tao. Pero sana yung style, pagka pumunta dun sa bakuran nyo, sa komunidad ninyo, hindi yung napakawalang niya yung Bongbong Marcos na yan. Magnanakaw yan, sinungaling yan, tamad, weak yan, weak lead. Baka nga mabusit kayo, no? Baka mabusit kayo. Sana baguhin nyo na yung style nyo na yun. Okay, makipag-usap kayo sa tao. Magpalitan ng kuro-kuro sa maayos na pamamaraan. Ako, inuulit ko dun sa mga nanonood sa atin na maka-BBM, ipakita nyo po sa mga bisita ninyo, kung pupunta man sa bahay nyo, ang ugali ng mga supporters ni BBM ay
kaibigan, hindi masama, ano? Mabubuting tao. Kabaligtaran ng iniisip nila na pagka mahirap ay tulisan, bayaran. Ipakita nyo sa kanila kung paano mag-estima ang mga na hindi nila, yung hindi nila kapareho ng linyada. At pakinggan ninyo, pakinggan po ninyo yung sasabihin nila. Basta wag lang kayong, eto, paalala ko lang dun sa mga mag-house to house na yan, ha? Kailangan makarinig, kumbaga ihanda nyo rin yung sarili ninyo na makarinig kayo ng contra-opinion. Baka naman na kayo ay makarinig lang na, halimbawa, makakita lang kayo ng senyas na gano'n, tapos gumanon pa. Biglang mabusit kayo, sabihin yung magnanakaw kayo, sinungaling kayo, human rights violator kayo. Pagka gano'n, basag ulo lakad nyo, huwag gano'n, ha? Okay yan, okay yung ginagawa nyo na yan, ha? Although, ewan ko lang kung aabot pa. Ewan ko kung aabot sila, ha? Kasi, ilang araw na lang, 30 March. Anong April ngayon, anak? April 2. O, April 2. Pa, 37 days na lang pala. Naku po! Patay kang bata ka. 37 days na lang pala. Kung sakasakali, hindi, baka naman umabot pa. Don't lose hope. Ang kagandahan nito, mga kaibigan, tinatanggap nyo na ba ang totoo? Tinatanggap nyo na ba ang totoo na talagang niloloko nyo lang yung sarili nyo? kasi, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong gagawa ng kwento na kayo-kayo lang maniniwala, magpapadala kayo sa Viber group ng mga messages ninyo. Problema, andun ako sa Viber group, sasabihin nyo na lamang nasa internal survey ng mga local officials si Nanay Lenny, ano? Lamang pala eh. Bakit parang kayo nag-ahabol, parang kayo nagkukumahog ngayon? Yung mga rally-rally, parang bilib na bilib kayo sa sarili nyong rally. Pagka napakitaan kayo ng rally na mas marami sa inyo, sabihin nyo, sasabihin nyo, bayaran. Halimbawa lang ngayon sa Tarlac. Nakita nyo ba yung sa Tarlac, mga kaibigan? Grabe, ah. Diyan sa may, sa Tarlac City, at saka sa Capas Tarlac. Yung Tarlac City mismo, yung mayor doon, BBM yun eh. BBM doon. Pero doon sa Capas Tarlac, oy, Mayor Ray Katangutan. Ayun, Lenny talaga yun. VP Lenny yun. Sabi nga sa akin ni Mayor Ray Katangutan, sa ngayon, lamang yung Lenny doon sa pagtatanong-tanong nila. Pero, depende daw. Depende pagdating doon sa eleksyon na. Ano yun? So babalikan ko lang kung meron pong pupunta po sa inyo sa lugar ninyo na naka-pink. Tapos may iaabot sa inyong papel para mga halba, imprenta, pulyeto ng mga magagandang ginawa ni VP Lenny Robredo o mga plataforma de gobyerno. Tanggapin niyo. At kung may pagkakataon, basahin ninyo. At pagkabasa nyo, pagka magpaparikit kayo ng kahoy para magluluto kayo, de meron kayong pamparikit ngayon. Ano? At di meron pa kayong pamparikit.